Ayun. Layo ng biniyahin natin. Tagal nang hinintay natin. Pero, sulit. Yes, after 3 years, ipaka na tayo. So, kas. Hindi na tayo, init. Sa mga kabanda, ating banda na naman nga pala ito, panibagong araw, panibagong trip na naman tayo. Oye. So ngayon, nandito na tayo sa may Lipa. Oh, sa Lipa na ata ito. Eh, papunta tayo ng LDO District Office para kunin ang ating plaka. Yes, sa wakas, meron na, no, after 3 years. Ito na ako nagsimula, no? Kasi nagmamadali tayo at hindi tayo pwede magtagal lumalis at meron tayong binabantayan sa bahay. So, samahan nyo ako. Alamin natin, no, kung paano kunin yung plaka. After 3 years, grabe, ngayon lang ulit nag... Ngayon lang nagka-plaka. So, samahan nyo ako. Sabay-sabay nating alamin. Actually, hindi ko pa alam kung anong mga kailangan doon para maklaim yung aking plaka. Let's go. Yun nga, no, after ng matagal na paghihintay, 3 years, grabe. Sa wakas, nagkaroon na rin ng plaka si BB, no. Tapos na rin natin mulugan to. Inihintay na lang natin i-text tayo ng submission, no, para kunin natin yung original na certificate of registration ni BB. Oh yeah, pwede ka na ibenta. Joke lang. So yun, 3 years nga ang inintay natin. Actually, mabilis pa nga yun, no? Kasi nung isang araw, nagpa-register ako. May nakasabay ako doon, 7 years, wala pa rin plaka. Grabe na, kakainip na yun. Kung may baby siya nung 7 years ago, napasok na, wala pa rin siyang plaka. Ang swerte lang is yung mga bagong release na motor, no? Ngayong mga nakaraang taon. Kasi kapag may release yung papel ng motor nila, yung rehistro, kasama na yung plaka. Swerte nyo. Kami, mga matagal nang umuha ng motor is nag-aantay pa ng mga bagong plaka. Yun, pwede mag-u-turn dito. Lumilipad. Napaka-traffic. Di kumukupas. Napaka-traffic. Kumukupas. Napaka-traffic. Traffic. Oh, parking fine 500. Oh, sakit ang multa dito. Kailangan natin maging mabait. Madaan. Kaya dito yun. Ito sa may DTI siguro. So ngayon sisimulan na natin magtanong kasi hindi ko alam saan banda dito. Oh wait, no entry. Oh, bawal pumasok dyan. Saan tayo papasok? Sige po. Lipa City Youth and Cultural Kinesu. Ah, dito sa kabila. Ang technique dyan, para di kayo mahuli pag magtatanong kayo sa mga enforcer. Ah,
kaso walang enforcer. Saan tayo magtatanong? Ito, may plaka. Boss, anong kuhaan ng plaka dito? Ay, dyan. Kanan mo dyan. Makikita mo na yung tiyo dyan. Ay, salamat. Diba? Shout out. Ah, wala pa. Yun lang kailangan mo, Xerox ng order at saka driver's license. Pati driver's license, Papa Xerox. Saan may ano dito, copy, ano, at photocopy? And for trading na yan, may Xerox copy dyan. Ah, doon. Tapos ito, LTO. Oo. Thank you. Yun. Salamat sa'yo, boss. Dito pa kanan lagi dapat. So tayo magpapark dito. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata. Yun, LCO. LCO. Ah, dito tayo magpaseros para makapark tayo. Ibayad din te. At least safe. Wait lang. Pinayahin natin. Tagal nang hinintay natin. Sulit. Yes. After 3 years, may baka na tayo. So, gas. Hindi na tayo. Init. Salamat, LTO. LTO Lipa. Hindi na tayo. Hindi. Iyon. Salamat LTO Regional Office Region 4A dito sa Lipa. Saan yung palabas dito? Lipa tayo. Teka lang, gilid tayo, mapa tayo. So yun, nakuha na natin, no, sa wakas ang ating plaka after 3 years, no. Hey. Woo! Hindi ko na naintay, no. Paano ko nga ba nalaman, no, kung may available na akong plaka, no? Una sa lahat, nung nagparehistro ako sa emission center, is nache-check na nila sa LTO, no, sa system ng LTO kung meron ng available na plaka para sa motor mo o sa sasakyan mo. Sige, kuya. Ahon. And yun, sa sinuwerte nga naman tayo, may plaka na tayong available. Yes. And yun, no, narinig ko doon ang mga available pa lang na plaka is 2018. So yung mga plaka, yung mga wala pang plaka na 2016, 2017 at 2019 is wala pang available na plaka. Tapos yung sa 2018 ang available pa lang is hanggang September 2018. So umabot yung sa atin kasi yung sa akin is August siya. August natin kinuha si BB, August 2018. So abot na abot pa. Sumakto pa. So dyan sa plaka natin, no, dyan makikita din kung kailan na yung
schedule natin sa pagpaparehistro. Kasi naka-indicate dyan. Ilagay na rin natin dyan yung chart para magkaroon din kayo ng idea kung kailan ang expiration ng inyong rehistro. So dyan sa akin, kita nyo, ang last two digits natin is 7-9. So yung last digit is 9, meaning September siya. So magbilang kayo, September, di ba? Tinamad magbilang eh, no? Tapos yung second digit is 7, meaning sa ano siya, papadak siya ng third week of September. So yun, magiging third week of September na, no, yung schedule natin ng pagpaparehistro yearly. Yes, yearly. Hindi ko alam kung paano yung proseso ng ano eh, yung 3 years rehistro. So yun lang, mabilis ang sharing lang to, no, at pauwi na lang naman ako. And dito lang ulit daan natin, Lipa sa Lipa, Tanawan, tapos Santo Tomas, Calamba. And yes, after 3 years uuwan na natin ang ating plaka. Sa mga wala pang plaka dyan, hintay-hintay lang kayo. Kakaplaka rin kayo. Pero balita ko, may problema ulit sa LTO eh. Parang kinapos ulit sa budget. So matatagalan na naman ata. Hindi na rin ako masyado nakapag-video dun sa LTO kasi baka bawal, baka masita tayo, kaya pasimple-simple lang tayong pumipitik-pitik na ng video. Peace. So dito ko na tatapusin tong vlog na to, no? Mabilisan lang to, walang naman tayo ng plaka. Pwede ka na ibenta talaga, baby. Hintayin na lang natin yung original CR mo, and pagdating nun, talaga namang officially, isa ka ng matindihang motor. So dito ko na tatapusin tong vlog na to, no? This is Team Panda Motovlog. Hindi ko na isang paalala. Ride wise and safe, mga kapanda. Ooh, LTO ulit pa. Salamat po. At peace.